Hindi naman nakatakataka kung bakit tila kumonte na muli ang mga nagtitiwala sa team na Blacktins International dahil nga ito malamang sa posibleng pagpapahinga ng kanilang malalakas na miyembro. Siyempre, sobrang laking epekto namang talaga nito kahit masabihin natin na yung ipapadit sa kanila ay malalakas na players pa rin naman. Pero ang malaking katanungan kasi dito ay malakas pa rin ba sila pagdating sa mismong pro scene. Dito nga kabatangay ating nalaman ang prediksyon at opinion ni Zapno at Boss D patungkol sa katayuan nitong Blacktins ngayon na para sa kanila pangkampyonato pa rin ba ang lineup ng BL o nabago na ito ng tuluyan. Pero dahil nandito ka na rin naman sa aking channel, baka pwede mo naman akong suportahan na maabot ang pangarap kong 800k subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, para sa mga umaasang maglalaro si Chakno ay tila nagkaroon pa nga tayo ng pag-asang muli nating makita ang isa sa paboritong player ng karamihan. Dahil sa naging vlog ni Zapno sa kanyang YouTube channel ay naispatan nga dito ang isang taong gumagamit ng jersey na may pangalang Chakno. Ito yung bagong jersey kabatang ng Omega Esports na tila may temang langkang ube ang kulay at nagkakaroon nga sila ng photoshoot sa kanilang team at dito ay ating nakumpirma na si Storm na dating mid laner ng Bren ay tuluyan ng pumalit kay Etomax. Nakakalungkot lamang na kahit tinapos natin ang buong video ay hindi na nga talaga natin nakita si Chakno sa kanilang photoshoot, pero may isang jersey ang siyang pumukaw sa ating atensyon. Ito nga ay suot-suot ng isang bagong player ng Omega na kung saan ang nakalagay na pangalan rito ay Chakno, na mapapaisip ka na baka kasama pa rin si Chak Mamba sa kanilang lineup para sa S11. Pero syempre, alam naman nating lahat na kung wala man si Chakno ay magpapahinga lamang rin ang taong ito, kaya posibleng gawan pa rin talaga siya ng jersey ng Omega dahil nakakontrata pa rin naman siya sa mga ito. Kaya nga ang makakasagot talaga rito kabatang ay ang roster reveal ng Munton. Ewan ko ba kung bakit umabot ng ganito katagal ang kanilang paglalabas. Pero mapunta na tayo kina Zapno at Boss D. Unang-una, sa huling content nga na ginawa ni Boss D ay napag-usapan niya rito yung posibleng top 4 teams sa MPL para sa kanya. Dito kabatang ay ang talagang nakikita niyang pinaka magdo-dominate ngayong MPL ay ang Echo pa rin, syempre. At kasama o pangalawa rito ay ang Bren Esports. Siyempre sa Echo, alam naman na natin kung bakit sila pa rin ang nasa top 1 ng maraming mga tao ngayon. Ito nga ay dahil sa M4 na siyang kakatapos lang nilang magkampiyon. Pero yung pangalawa na Bren Esports ay isa di umano sa pinakasolid na team ngayon dahil tila tuluyan na nilang nahanap ang chemistry ng isa't isa. At nakita naman natin ito noong Cebol Qualifiers kung paano nila isa-isang tinalo ang mga naglalakas ang mga teams kasama ang world champ na Echo, kaya nga sila ang siyang dilipad papunta sa Cambodia para sa SEA Games. Ang mas lalong nagpapa-espesyal kasi rito sa Bren Esports kabatang ay dahil hindi sumabay si Kyle TC sa nakaugaliang pagsiswitch ng mga jungler sa tank meta dahil siya ay nanatili sa sarili niyang kalakasan at ito nga ay ang paghahawak ng mga assassin na mga heroes. At sa mga hindi nakakaalam, dahil nga tinanggal na si Coach Paolo Expert ay pinalitan nga di umano ni Coach Vrendon na dating coach ng TNC Pro Team noong kasagsagan ng kalakasan ng mga ito. Ang siste ay parang nag-swap lamang sina Coach Vrendon at Paolo Expert dahil si Paolo Expert ay napunta sa BTR at si Coach Vrendon naman ay napunta sa Bren. Tama din salita, sobrang laking tulong ng taong ito lalong-lalo na't alam naman nating isang magaling na coach na nga si Ducky, tapos dumagdag pa ang taong ito.
Pero pagdating sa top 3 ni Boss D ay naisunod niya nga ang TNC Pro Team na kung saan alam naman natin na sinasak siya at ang mga dating niyang kasamahan sa Archangel ang mga makakasama niya rito sa TNC at kahit alam nating hindi naging maganda ang performance ni Saksha noong mga nakaraan, abay malay mo, tuluyan na nga siyang nakapag-adjust ngayong season. At ang pang-apat na teams para sa kanya ay ang team na Blacklist na kung saan medyo nagdadalawang isip pa nga si Boss D na tuluyang ilagay sa top 4 ang Blacklist dahil talagang kailangan muna nating makita yung magiging performance ng mga rookies pati na rin syempre ni Renny J. Kahit nga ako kabatang sa totoo lang, hindi ko rin talaga masasabing nasa top 1 o top 2 ang Blacklist ngayon bilang prediksyon dahil kahit anong lakas ng mga amateur players na ito ay hindi ito magiging basihan para masabing malakas rin sila sa mismong MPL. Kumbaga, kailangan talaga muna nilang ma-experience lalong-lalo na yung pressure dahil alam naman nila na hindi biro yung mga pinalitan nila sa pwesto. Ganon rin ang prediksyon nitong si Zapno dahil ibinahagi niya nga ang kanyang prediksyon sa pamamagitan ng pagtataya sa kabilang parlor. Dito ay una nating nakita na sa laban ng Blacklist versus Echo ay napunta sa Echo ang kanyang boto na kung saan ayon pa nga sa kanya, pasensya ka na Renny J, kay pareng X is muna ako sa ngayon. At syempre alam naman natin kung bakit mas nagustuhan nga nilang magtiwala sa Echo kumpara sa BL ngayon dahil sa resulta syempre ng M4 plus kung yung may chemistry na solido na nga ay hindi pa nakascore ang BL, ano pa kaya ngayong mangangapa pa muna sila kasama ang mga rookies. Pero sa pangalawang prediksyon ni Zapno kalaban naman ng BL ang TNC Pro Team, abay para sa kanya makukuha pa rin ng TNC ang panalo kontra sa mga ito. Na kung saan ayon pa nga kay Zapno ang pera ko nasa TNC pero yung puso ko nasa iyo, Renny J. Ang punto lamang nito kabatang ay isa sa mga halimbawa itong si Boss D at Zapno sa mga taong nagkakaroon na nga ng pagdududa sa Blacklist ngayong paparating ang MPL S11 at alam naman na siguro ng lahat kung ano ang punot dulo kung bakit tila bumaba ang boto ng mga tao sa kanila at alam ko maging ang nanonood ngayon sa video na ito ay ganito rin ang naiisip ngayon. Pero syempre may mga solidong agents dyan na buo pa rin ang tiwala sa kanila kahit pamarami na ang nagdududa. Pero nais ko rin pag-usapan kabatang yung naging post ni Oheb na LFT habang pinapakita yung kanyang ML account na wala na nga sa squad na Blacklist. Dahil binasag na nga ng CEO nitong Tier 1 ang patungkol sa mga usaping pag-alis ng kanilang mga membro dahil ayon sa kanya makakasiguro di umano tayong nakapirma pa rin sila ng kontrata under Blacklist kahit pa magpahinga pansamantala ang mga ito na ibig sabihin walang mawawala sa mga players, coaches maging yung kanilang manager ay parte pa rin ng Blacklist. Dito na rin kabatang lumabas ang posibilidad na si Edward ay mananatiling kasama sa lineup ng Blacklist. Kumbaga ang napansin siguro ng mga ito ay kung sakasakaling magkaroon ng problema kay Renny J o hindi ito maging mabisa sa team ay pwedeng-pwede pa rin siyang mapalitan ni Edward. Dahil kung ating titingnan sa squad na Blacklist ay wala na nga sina Haji at Oheb pero nanatiling nasa squad si Edward kasama yung mga posibleng lineup nila sa MPL S11. Malamang nito kabatang si Renny J pa rin naman ang maglalaro sa mga una o pangalawang linggo ng regular season pero dito rin nila madidetermina kung magtutuloy-tuloy nga ba siya o papalitan rin siya agad ni Edward. Maganda itong paraan na gagawin ngayon ng Blacklist na tila magmimistulang may option nga sila hindi katulad noong S9 na talagang walang no choice kundi antayin na lamang na malaglag ang team.
Kaya naman para kay Rene J, dapat talagang maging palong-palo ang mga unang linggo mo sa regular season dahil malamang sa alamang nito, tuluyan siyang mababangko kapag pinulang ang kanyang performance. Pero ang kagandahan naman kasi ngayon sa MDLPH kabatang ay meron na nga tayong MDLPH na ibig sabihin after 2 weeks ay pwede nang kumuha ng mga players ang MPL sa kanilang MDL team at pwede na rin maglaglag ang mga teams na nasa MPL players papunta sa MDL. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tila pagbaba ng bilang ng mga taong nagtitiwala ngayon sa blacklist, pero tandaan, dito sila nagsimula noon at dito sila maraming napahanga noon. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.